Ang 4 na buwang gulang na si Baby Jessa tila binusalan ng kanyang kakaibang kondisyon. Labis na lumaki ang kanyang dila, kaya nahihirapan ngayon ang kanyang ina na bigyan siya ng pagkain at sapat na nutrisyon. Ang pinagdaraan ng kalbaryo ng sanggol na ito, tinutukan ni Maris Umali. Tila musika para sa mga magulang ang unang imik ng kanilang mamunting anghel. I love you! Pero sa mag-asawang Rogelio at Rosenda, nananatili pa rin itong isang pangarap para sa kanilang 4 na buwang gulang na bunsong si Baby Jessa. Pagsikat pa lang ng araw sa pag-aasikaso na kay Baby Jessa nakatuon ang pansin ng mag-asawa. Kapag kinakausap, makikipag-usap siya, gumimingiti, tatawa, humihilik-hik sa pagtumatawa. Ito may anak siya, ng baby niyo. Hi, baby! Baby Jessa! Ang laki-laki ni Baby Jessa, ha? Hi, ganun baby. Po siya, ma'am, kapag hindi natutuwa. Hindi mo makakausap, pero kapag wala siyang problema, ma'am, makakausap mo to siya. Tumatawa. Sa kabila ng masasayang ngiti ng anak, hindi madali ang sitwasyon ng kanilang bunso. Ano yung naging immediate na reaction ninyong mag-asawa nung nakita ninyo na ganito yung kondisyon ng anak ninyo? Siyempre, hindi matanggap ni misis ko. Pero ano, magagawa, yun na nangyari. Kailangan na lang yung tanggapin. Palaisipan kay Rogelio ang sinapit ng anak. Hinala nila posible raw nagmula ito sa kinahiligang pagkain ni misis na dila ng baboy. Mayroon kasi dito nag-iihaw bawat linggo, umuorder siya ng baboy, tsaka yung atayo, tsaka dila. Yun po ang ano. Mahilig siyang kumain dila? Ngayon, 4 na buwang gulang na si Baby Jessa. Dama na raw nila ang hirap ng anak sa tuwing pinapadede ito. Sa laki ng kanyang dila, ang tsupo ng bote halos hindi na magkasya sa kanyang bibig. Pansin din ni Rogelio na may pagkakataong hirap sa paghinga ang bata. Ano po yung naiisip nyo kapag nakikita nyo yung anak nyo na gano'n? Naiisip ko naman, sana sa akin na lang, hindi sa anak ko. Kasi mas mahirap yung sa bata, hindi pa natin nakakausap. Hindi natin alam kung anong nararamdaman niya. Pero nakikita natin, nahihirapan naman talaga. Ang kasabikan nila marinig ang salitang mama at papa kay Baby Jessa, mukhang malabo pa sa ngayon dahil sa kanyang kondisyon. Pero bukod sa hindi makapagsalita ang anak, may iba pang pinangangambahan ang mag-asawa. Yung mga doktor na tumingin dun sa anak po ninyo, ano po yung sinabi na pwedeng kahantungan kapag halimbawa magpapatuloy na ganyan? Sabi niya sa akin, hindi imposible na mawala raw ang anak ko kapag hindi natanggal yun. Kasi mahihirapan po siya pag... Sorry po, ma'am. Okay lang po. Pag ganun kadelikado rin pala yung kondisyon ni Baby Jessa. Opo. Mahihirapan po siyang huminga. Mula nang ipinanganak si Baby Jessa, hindi pa siya natitignan ng espesyalista. Kaya sa pamamagitan ng video call, isinangguni namin ang kondisyon ng bata kay Dr. Dom Garduño, isang ENT o isang ear, nose at throat specialist. Doc, ayan na po si Baby Jessa. Sige, patingin niya. Hello! Tatay Rogelio. Hi, tatay! Ang tawag ho dyan, kung sa ano po, macroglossa, malaki ho yung dila. Ngayon ho, tinatanong kasi kung dahil daw sa napaglihian, hindi naman yan dahil doon. Ha? Lahi po yan, meron ho. Kasi kuminsan, yung macroglossa, hindi naman ganyang kalaki. Mahalagang bahagi ng ating katawan ang dila. Actually, ang pinaka-importante yung function niya, yung digestive function niya. Kasi siya yung nagpo-push nung pagkain, pababa. Pag wala yung dila,
wala yun. Sabi pa ng doktor, kailangan daw maoperahan agad ang bata dahil hindi lang daw pagsasalita ang pwedeng maapektuhan. Well, ang problema talaga natin is number one, yung kanyang nutrition. Ano? Mahirapan talagang mapakain siya ng tama. So yung nutrition niya will suffer. Well, nando na yung paglumaki siyang ganyan, for some reason na nabigyan siya ng tamang nutrition. Yung speech naman niya, yung susunod. And then kunyari, lumaki pa rin talaga siya at na malabong makasalita siya ng tama. Ano? Since palagi nakalabas yung dila, magkakaroon yan madalas ng infection, magkakaroon ng ulceration kasi hindi naman naka-design yung dila natin palagi nakalabas. And also, of course, yung ano, pag lumaki siya paatras, pwede rin ma-block yung airway niya, yung daanan ng hangin. So, anong klaseng operation po yung kailangan gawin sa kanya? Tongue resection, babawasan po yung kanyang dila. Ano? Kung na-imagine yung dila, parang ganyan siya, no? Yung parang siyang U-shape. Tatanggalin mo V dun sa gitna, tapos pagduduktungin mo yung dalawang gilid ulit. That's one technique. May mawawalang panlasa dun sa kanyang dila? Since baby pa naman siya, maaari talaga maapektuhan. Pero for her, hindi masyadong malaki yung effect dahil hindi pa naman niya na-develop talaga yung panlasa niya. Kung hindi niya na maaalala yung, hindi na naman niya natikman. Malaking halaga ang kailangan para sa gagawing operasyon kay Baby Jessa. Posible itong abuti ng mahigit 100,000 piso. Bukod pa rito, kailangan din niya ng sapat na nutrisyon. Kailangan niyang tumimbang ng 10 kilo para kayanin ang operasyon. Kaya lang, hindi naman sapat ang kita ni Rogelio sa pangangalakal ng bote at bakal. Lalo na't may tatlong anak pa siya na umaasa sa kanya. Mabuti na lang may nagmagandang loob na tumutulong sa kanila ngayon. Ang kanilang kapitbahay na si Myra. Yung discrimination po sa bata, lalo na bata, babae yon. Yun po yung isa sa inaiisip ko. Yung normal nga po na tao, parang nabubuli nga po, di ba? Yun pa kaya na ano, bata. Tapos, yung time na po yun, yung nakita kong dumidede yung baby, naisip ko yung hirap nung sitwasyon ng bata. Hindi na po ako nagdalawang isip na picturean yun, tsaka i-upload. Marami pang daraanan ng mga laboratory tests si Baby Jessa. Lalo na't hindi lang paglaki ng dila ang kanyang iniinda. Maging paglaki ng kanyang atay at bato. Kaya naman may panawagan ng kanyang ama. Humihingi po ako ng tulong sa inyo para ma ano yung karamdaman ng baby ko. Sana po tulungan niyo ako. Anumang laki ng problema ang pinagdaraanan ng bawat magulang, sa simpleng ngiti lang ng kanilang mga anak, lahat nga raw napapawi. Kaya naman sa lalong madaling panahon sana, matupad na ang kanilang simpleng kahilingang marinig ang matamis na tinig at laging masilayan ang ngiti ng kanilang bunso. Ako si Mariz Umali, kasama sa iisang brigada.